Napagod ako ah. Para naman kasi daddy, ballpen lang pinapabili ko kaya ano nang dami binili. Para hindi ka na bumili. Hindi. Ay, kuha mo nga ako tubig. Uhaw na ako eh. Ito pa. Jennifer! Huwag mong pakikialaman dyan! Eh, bakit ikinulong mo yung bata? Dinidisiplin ako! Disiplinahin mo, pero huwag mong saktan! Sinabi na huwag mong bakit! Sabi ka rin! Jennifer! Jennifer! Saka na sa auntie mo, ha, anak? Sandali lang to. Ba't po niya ako inaaway? Eh, kasi baka bad girl ka eh. Hindi naman po ako bad girl eh. Ang bait-bait ko nga po eh. Sige. Basta huwag ka na lang maglalapit sa kanya, ha? At saka sundin mo na lang kung anong gusto niya para hindi na magulo. Ha? Hoy, Ismael. Huwag na huwag mong gagawin sa akin ulit yun, ha? Huwag mo akong hahawiin o susuwayin, lalo na sa harap ng ibang tao. Selena. Sa loob ng ilang taon, pinabayaan kong babuyin mo ang buong pagkatao ko. Pero ngayon, idinadamay mo na pati anak ko. At hindi na makapapayag doon. Yabang mo nang magsalita ngayon, ha? Hoy. Pag ako nawala, basura ka pa rin. Kailangan mo ako. Ako ang kailangan mo, Selena. At ikaw ang basura. Hawak ko ang lahat ng lihim mo. Pero kasama kang nagplano sa lahat ng iyon. At handa naman ako magpakulong. Alalahanin mo sanay ako sa kulungan. Ikaw, kaya mo doon. Gawin mo. Anak mo ang kapalit. Basta sakay ka na lang ng sakay. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Baka nagdududa si Via. Alam mo, malaking-malaking pagkakamali sa lugar ko yung hindi ko alam kung kailan siya pinanganak. Eh, di sabihin mo, nakaligtaan mo. Madali naman lusutan ng mga ganyan eh. Pero kinakabahan ako kay Selena. Papatayin ako noon kapag nalaman ni Via na hindi akong tunay niyang ina. Sigurado yun. Kilala mo naman si Selena. Kailangan iligpit niya ang lahat ng kalat na ginagawa niya. Edward, huwag mo akong iiwan, ha? Natatakot ako eh. Baka kung ano ang gawin sa akin ni Selena. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako alis sa tabi mo eh. Jennifer. Oh, saan na naman pupunta, Jennifer? Eh, aalis na po ako. Ayoko na po sa inyo. Halika nga. Bakit ba? Ano ba nangyari? Kasi naman po eh, si Auntie Selena. Lagi na lang po niya ako inaaway. Pinapagalitan po niya ako palagi. Kaya sa inay na lang po ako. Eh, bakit ka naman pagagalitan ng Auntie Selena?
Kasi alam mo, Via, ay naku, itong batang to, nakita naman niya kanina ang dami-dami kong ginagawa sa kusina. Pero kinukulit ako, gusto daw magpabili ng candy. Eh medyo napagalitan ko, medyo nasaktan ko rin ng konti. Eh Jennifer, ikaw naman pala may kasalanan. Sige na, mag-sorry ka na kay Auntie Selena. Via, hindi na kailangan. Ang totoo niyan, ako nakasakit. Ako dapat mag-sorry sa kanya. Jennifer, sorry ha. Promise talaga, hindi ka nasasaktan ni Auntie Selena. Yun nga lang, kailangan lahat ng ipinagdilin ko sa'yo. Pakinggan mo naman at susundin mo ko, ha? Galing ako sa kaibigan ko. Ano ba problema mo? Ano ba talagang ginagawa mo? Edward, ayoko ng gulo, ha? Pwes, kung ayaw mo ng gulo, huwag mong pakialaman lahat ng gusto kong gawin. Warren, hindi ba minsan sinundan mo ang Uncle Edward mo? Opo. Bakit po? Saan siya nagpunta? Di ba nakawento ko na sa'yo lahat? Sa isang lugar lang siya napupunta. Sa bahay daw, ang tunay ng ina ni Via. Michael. Yeah. Saan punta mo? Magsisimba sana ako eh. Para bukas pabantayin ko ang daddy habang magsisimba sina auntie at uncle. Tara, samahan na kita. Ha? Okay lang, ako na lang. Bakit? Makikipagkita ka na naman dyan sa Lorenzo na yan. No? Michael, pwede ba? Tigilan mo muna ako. Gusto ko lang kasi mag-isa eh. Eh, bakit nga ayaw mong pumayag na samahan kita? Michael naman, minung-minuto, oras-oras, araw-araw magkasama tayo. Wala naman siguro masama kung paminsan-minsan gusto ko mag-isa, di ba? Diyan ka pala. Si Via ba nandyan? Si Via yung pinupuntahan mo. Wala siya dito umalis. Saan pumunta? Nagsimba. Eh, bakit hindi mo kasama? Parang ba't ang dami mo naman tanong? Then, eh, ako makapag-away. Nagtataka lang ako. Dati, palagi kayong magkasama. Tapos ngayon, hindi mo kasama. Eh, wala. Nag-away kasi kami. Ayoko siyang palisin, pero balis pa rin. Eh, bakit naman ayaw mong payagang magsimba? Kahit sino man yata, magagalit kapag pinigilan mo. Hindi yung pare. Kasi, may pakiramdam ako, hindi lang siya magsisimba eh. So, tingin ko, makipagkita din siya dun sa Lorenzo na yan eh. Michael, huwag mo sabihin sa akin na nagsiselos ka sa isang magpapare. Pare, hindi ako nagsaselos. Kinakabahan nga ako eh. Alam mo ba, nang isang beses, nagtanong-tanong ako doon sa simbahan kung kilala nila yung lalaki na yun. Yung isa sa kanila walang nakakakilala kay Lorenzo. Imposible yun eh. Alam mo, sa mga kwento ni Via, parang doon na nakatira sa simbahan yung Lorenzo na yun. Eh, hindi nasabi sa akin ni Via. Pero ikaw, pare, yung tatanungin ko.
Nakita mo na ba siya? Hindi pa. Ako din. Alam mo, may naisip ako. Ito. Ano kung sundan natin si Via sa simbahan ngayon? Tapos, mag-aaway na naman kami. Hindi, hindi. Titingnan lang natin kung talagang nakipagkita siya kay Lorenzo. O tapos? Eh, di... O di, tapos na rin yung pagdududa mo, di ba? At saka, makikita mo na rin yung itsura ng Lorenzo na yon. At kung gusto mo pa, pag alis ni Via, kausapin natin siya. Alam mo bang pinagdududahan ka na ni Via? Kasalanan ko ba? Eh, hindi mo naman sinabi sa akin kung kailan talagang birthday ng bata. Okay, dapat matuto kang lumusot. Artista ka, di ba? Para din yan nakalimot ka ng linya sa eksena at kailangan mo ituloy. Hindi ako pwede mag-adlib, ano? Nagulat ako. Pwede ba sa susunod mag-ingat ka naman? Pag nabisto ka ni Via, malaking gulo yan, ha? Opo. Sige po, hindi na po mauulit. Mabuti naman. Kailangan ayusin mo yung pag-uutak mo. O baka naman gusto mong tapusin na natin tong usapang to. Selena, yan naman ang sinasabi ko sa'yo noong pa, hindi ba? Tapusin na natin lahat ito. Sige. Tapusin na natin ang usapan natin. Tapusin na rin natin tong lahat ng pinagpapasasaan mo. Tatapusin na rin kita. Ikaw naman, di ka mabiro. Alika na, kumain na tayo. Una! Kumain ka na, masarap ito. Smile, oh. Via. Uy, Lorenzo. Kamusta ka na? Ito, nagsisimba. Ah, o nga pala, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Pwede sa labas na lang tayo mag-isa. Ayoko sana lumayo eh. Sige na, Via. Nakikiusap lang ako. Gusto ko kasing lumayo dito sa simbahan. Sorry talaga, Lorenzo, ha? Pwede pagkatapos na lang ng misa, tsaka na lang tayo mag-usap. Ha? Gabriel, imposible dahil dito lang nagsisimba si V eh. Ay, nako. Wala dito. Bata, saan nyo nakuha yan? Napulod lang po namin dyan. Huwag nyo ko lalakuhin dahil kilala ko yung bag na yan eh. Imposibleng mahulog yan na hindi namamalayan ng may-ari sa laki ng bag na yan. Ito pong nahulog, di po namin ninakaw yan. Nag-away po kasi sila ng asawa niya eh. Tapos kinalagad siya pa sakay sa kotse. Hindi na nila binalikan yung bag. Asawa? Baka hindi kay Via yan. Pare, kay Via to eh. Ano?
Pare, oh. Si Via to, eh. Bata, ito ba yung babae nakita niyo? Opo, yan po. Sino ba kayo? Bakit niyo ba ako kinidnap? Lorenzo, ano ba to? Wala naman pera yung pamilya ko eh. Hindi kami mayaman. Lorenzo! Sino ka ba? Hindi ako si Lorenzo. Ako si Leo Maglayo. Ikaw yung kapatid ni Gabriel? Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil langit ang nadarama. Na